magkakabit na tayo ng dual overhead thumbs up. So makita nyo yung marking na yun. May gatla. I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you can save me. So, yung timing ng chain, may kulay yan. Minsan, pag walang kulay, dapat kita may timing sa lalim. Pero siyang gatla pa rin. It's not that easy. Mapagpalang araw. So, another na naman tayo na tutorial, guys. Which is magkakabit tayo ng timing set. So ituturo ko sa inyo yung tamang setup ng timing chain mechanism ng K6A na DA63, DA64 na FI na Suzuki. Okay, so tara, let's go. Shoutout muna tayo, guys, bago tayo mag-start. Okay? Shoutout kay Nick the Cool TV ng Tacloban City. So maraming salamat sa mga taga Tacloban. So God bless sa inyo lahat, guys. So let's start, let's do it, come on. So dating gagawin, guys, magkakabit na tayo ng dual overhead thumb shop. Okay, so kailangan yan may ano yan siya, may play makatimig siya daan yung ano yan na yun wala ko lang sa kanila pwede na yun. So ito na yun. Okay, sige. So may ipapakita ko sa inyo, guys, yung saktong timing. Okay. Yan. Bubuhan pa natin eh. Oh, lagyan din ang ano. So yung bagong lot, lagyan din ang ano, guys. Surebull yan para hindi na yan lagyan. Okay, tapos yung mga lifter niya. Yun. So direct hado na nilalagay natin, guys, para surebull. Para pag-ikot pa lang sipa na. Kasi nakahado yung din treatment tayo. Okay. Yun. Okay. So, okay, guys, nakahado na yan. Wala na yung problema. Mamaya pakita ko sa inyo yung saktong timing dito. Gumamit kami electric pan, medyo mainit kasi. So ito ganun din, basic pointers, kailangan nahahawa na ano siya, nakakamay. Okay, guys, pag nakahigpitan namin lahat. Okay, so malapit na. So maghihigpitan tayo, guys. Okay. Yun. Pointer sa ano, sa dual camshaft, kailangan na nagagalaw yan, oh, pag nag-fit ka na. Okay, so ibig sabihin may play na yung bawat ano niya sa ilalim, may play na. Yan, oh, nagagalaw siya, guys. Okay? So yan, tandaan niyo, pag magpapasetting kayo, kailangan na yung magsisetting niya na marunong talaga. Kasi kung hindi marunong, baka magkaroon siya ng low power na naman, kasi yung setting ng kanyang barbula tsaka ng valve lifter hindi akma. Okay? So ilalagyan niya ng 10 o na 8 yung sukat ng kanyang ano clearance. So yung mga basic pointers, guys. So tandaan nyo yan.
Okay. We're almost done, guys. So, ang gagawin naman natin, sunod step, magkakabit naman tayo na kuan. Timing mechanism na mismo dito na. So, papahiga lang natin 'to. Para yung timing setup yun na magkakabit natin. Okay. Natin, magka-timing na tayo, guys. So, makita niyo yung marking na 'yan. Ayun oh, yung may gatla. Ayun oh. So, dito siya nakatapat sa bilog. Okay? Yan ang intake side. Ito naman yung exhaust type. Exhaust side. So, ayan din. May gatla. Ayan o. So, naka-timing naman siya dito. And then, pagdating naman sa taas, meron din dito. Wait lang ah. So, ayan naman siya. So, ito naman. Doon naman sa timing gear. Timing set. Timing chain set. Okay. Ayan o. So, yun ang setup niya. Okay. Tapos, ito naman. Ito na mga main crankshaft niya, nakakonect naman yan dito. Yung kanyang pinakalagay na dowel. So, sana yung ano, yung kadena para ma-set up natin. So, ang ating virador, guys, si Brad Ping. So, kabisado na ni Brad Ping ang mga 66A. DA63, guys. So, yan. Carsling TV, shout out. Okay, so magka-timing na tayo, guys, para makuha nyo. So, set up natin yung marking yan. Okay. Yan o. Yung kanina, di ba? Yan, patapat na yan siya dyan. Ito naman din yung nakatapat din sa gatla. So, dapat nakatapat. Wait lang, hindi pa nakagat. Ayun. Yan. Yun. Okay. So, dapat yan wala itong play. Ha. Tandaan niya, pag may play yan, naglulopower ka na. Naglulopower na kayo. Okay. So, mag-time yung kote pag naset up talaga siya. Yan, guys. Para sumpul talaga. Makita niyo yung paano titira yung mechanism. Okay. So, yan, ang ating shop na pinapromote dahil yan talaga yung negosyo natin. So, okay. Tignan natin si Brad Ping. Balik lang, guys. Yun, yan, nakakado tayo, guys. So, okay. Sige, Brad. Ikaw lang muna mag-isa dyan, Brad. Kaya mag-timpla ko ng kape. Balik tayo, guys, pag na-set up ng manyas, okay? So, ginakabit niya yung ano, yung timing guide. Yan, kabit yung timing guide. Okay. Para surbol. Shoutout, guys, sa ating mga follower. Mga subscriber. So, balik tayo, guys, pag malapit na makabit yung buong mechanism. Okay. So, wag niyo tanda, wag niyo kalimutan yung ano, yan oh, yung timing mark ng kadena na may gray black. Okay, so nakatapat yan sa arrow. Isa intake side yan. Ito naman sa ano, sa exhaust type. Yan, may ano din, may black din na chain. And then, makikita nyo sa ilalim, nakatapat din yung nilalagay ng K-lock. May gatla din, ayan. Okay, so kung titingnan nyo sa ilalim, guys, ayan o. Meron din siyang arrow sa ilalim. Ayan o. Ayan, arrow, may gatla, may marking, may bilog. Nakatapat din yan, okay? Sa kabila din, ganun din. So, yan taman, yan ang yung tamang sa setting ng kanyang timing mechanism. Pag lumampas yan, ibig sabihin, may problema yung kadena mo. Maglulopower ka, sorry. Maglulopower ka kasi ito may play. Dapat ito wala itong play. So tandaan niyo yan, dapat yan tisado yan. So matitisa lang yan sa magitan nitong tusher na to. Okay? So ang gagawin niyan, maglalagay pa din ng tusher dito para mainat siya. Okay? So balik tayo ng konti pag matapos yung setup. Okay.
yun, pasok na yung ano. Okay na. Okay, so nakabit na natin yung dalawang ano, timing chain guide. So magkakabit na tayo ng isa pang mechanism para dun sa kanyang tensioner pusher, which is ito na yung kakabit natin guys. Yan. Pinakatulak para matulak to pa atras. Okay. Yun, mayroong lock. Yan ang mga tip dyan. Dito may ano. Sige. Okay. So, pagkatapos ako mo siya ilalagay. So, naka-ready na lang yun. Ayan. Okay. Kailangan nakahawak ka guys. Ayan ang forma niyan. Ayan. Ayan, yan, yan. Yun. Yan magkabit ng lock. So ito pressure lang ng oil ang magbibigay ng ano niya sipa. Nagpitan na to. Wala pa natanggal. Pero ito double check daw. Oh. Wait lang. Pa. So balik i-bilik natin guys kaya para hinigpitan muna namin dalawang bolt. So ganyan ang pagkabit mechanism. Okay. Yun. Yun. Ayan siya. So magkabit ka ng timing chain, ganyan ang sistema gagawin mo. Kaya mga isang tao pero mas maganda dalawa kayo para mabilis. Ayan. So okay. Kabilang bolt. Okay, so pag nalagay yung bolt, pwede mo bitawan. So ikpit na yan siya. So kung maglalagay, bibigay ng pressure niyan sa paglock niyan is yung ano na, yung kanya na mismo natawag na ano na, yung oil pressure. Okay, ngayon kung ang pressure ng oil mo ay mahina at saka sunog na yung oil mo, marami na mga oil sludge na bara, ang mangyayari dyan hindi na siya makakabigay ng tulak dito. Kaya ang mangyayari, mayroong play yung kadena mo. So mangyayari late na yung pag-apak mo ng pedal, nangyayari dyan mahina na yung sipa. Ibig sabihin hindi na siya ganong responsive, hindi na siya magpipick up ng malakas kasi nga late na yung timing mo. Okay, kasi nga lay-lay na yung kadena. So yun ang mga basic pointers guys. Okay, so check natin. Pusa sa YouTube. So gawin natin guys, mag-iigpit na tayo ng mechanism for final na. Then after that, tingnan natin yung timing. Silipin natin. So okay na. So sige. So check muna natin guys yung timing para sure bolt talaga. For double checking. Tara, let's go. Yan, pinanggal ko muna. Okay. So, ito na yung final. Ito yung intake side. So, yung timing ng chain, may kulay yan. Minsan, bago lang kulay, dapat alam mo yung ano. May bilang kasi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung kadena na makukonsumo mo mula dito sa exhaust and then sa intake. So pag naka-timing ka na dito, naka-top na yan, ayan. Tapos may ibang kadena kasi nawala ng kulay yan guys. So ikaw mismo magta-timing. So ang ginagawa na namin dyan, binibilang na lang natin yan. So dito ka magbibilang 7 na kadena mula dito hanggang dito. Okay? So yan ang setup yan guys, para hindi kayo malito. Dahil minsan walang kadena to, paano kung walang kulay yung kadena. So mahirapan ka. So kailangan mo bibilangin mo na lang yan. Tapos mararamdaman mo yan sa magitan ng play doon. Okay? So yun ang basic pointers na dapat mo matutunan. So ayan ang setup niya. So makita mo yung timing sa ilalim. Ayan o. Meron siyang gatla pa rin. Ayan o. Meron siyang marking. Tapos may marking dito. Ayan. May marking dito na nakatapat mismo yung kilak. Dito. Sentro. Tapos diretso dyan. Okay. So sa taas naman ganun din. So pag nagkakabit ka ito, kailangan gumagalaw yan. Pag hindi yan gumalaw, ibig sabihin hindi yan setting. Okay. Dapat na gumagalaw bago kayo mag-set up. Cam lobe kanito. Tapos yung cam lobe, kailangan naka-free wheel yan. Pag mag-ako yung magkabit nito, kailangan naka-free wheel. Gumagalaw yung camshaft. Okay? Bago kayo maglalagay nito. Tsaka, basic pointers, yung low power, ito nangyari. Dapat to, hindi to ganun ma-play. Pero tinan mo siya, higpit siya.
So, ibig sabihin, wala siyang play. Dapat na walang play yan, guys. Talagang ano talaga yan, higpit yan. Kasi kung mayroong play yan, mangyari yan, magkakaroon ng delay yung kanyang timing. So, yung isa advance, yung isa naman late. So, talagang hindi siya under ng wasto. Kaya kahit anong klaseng apak ng pedal, low power siya. Okay, so dahil nga dito, minsan, yung oil mo, yung oil pressure mo, mahina ang supply. Okay, so mangyari, pag mahina ang supply niya, mahina ang sipa niya, maglalaylay yan. So, kung maglalaylay yan, mayroon na itong clearance. Okay, so tandaan nyo yan. So, sige. So, yun mga basic pointers guys sa pagka-timing nito. So, ang gawin natin, magkakapit naman tayo ng ibang mechanism, yung timing cover niya. Magkakapit na tayo, okay? Magkakabit na tayo ng kanyang ano timing cover set, assembly na yung ano yung kanyang oil pump, nandito na nakapasok na. So ito naman magugulat kayo bakit may air filter. So pang sahod yan guys, para yung oil pressure sensor mo hindi masira. Ayan o, may butas yan o, para dito sa oil pressure. Okay, so tara magkabit tayo guys, let's go. So ayan guys, magkakabit na tayo si Brad Ping, ang ating shout out Brad, shout out sa nanonood ngayon. So God bless sa inyo guys. So please subscribe to my YouTube channel, Carsling TV. Ayan. Si Sir Ping ang ating mechanic. So, ayan guys. Okay, so ayan mga pyesa na bago. Naka-electric fan tayo kasi nakakaya kay Brad Ping. Kainitan siya. So, ayan guys. So, naglalagay na tayo ng sariling ano, gasket oil. Para sure ball talaga na hindi siya mag-leak, okay? So, ayan ang mga birada natin guys. Yan ang mga setup. Yan, so lagi natin ang gasket oil para sure ball na walang ano leaking. Okay? So kailangan malinis yung trabaho natin, guys. Yan ang hindi niya malinis. So kailangan malinis talaga yan. Pag hindi malinis yan, ako pangit ng tira. So kailangan talaga ng sure ball. Yan. So yan. Shoutout sa ating Carsling Tony Pro Shop follower and subscriber guys. Maraming salamat sa inyo guys. So may mga client pa tayo. Meron yung Toyota Fortuner, yun, Honda Fit. May problema din yon. May Starex. So overhaul din yan guys. Saka itong unit na to, dito ilalagay natin yan. Tapos meron pa tayo isa pang unit guys na ano, i-overhaul din natin. Yan. Silip mo na natin guys. Yan. Kita nyo yan. So same issue pa rin yan. Pero mas malala to guys. Na-vlog ko na yan. Low power kasi yan eh. Dahil madumi. Okay. So, focus lang tayo dito. Yan. So, okay. Okay. So, tapos na guys. Nakabit na natin yung boom mechanism. Yan. Load. Timing yan dito sa kanyang oil ano sa oil pump. Yan na. So set up na siya. So ito pala yung sensor ng kanyang ano, sensor ng kanyang dual cam shaft yan. So siya magbibigay ng palo sa ECM para yung pinaka sender magbibigay ng feedback ground mula diyan sa cam na yan. Ito yun oh. Ito yung sensor niya dito siya tatama guys. Ayan oh, yung mga bukol na yan. Yan yung magiging ground para mag-activate ito. Siya yung magbibigay ng send ng feedback mula dito. Kung kailan siya tatama yung timing niya para mag-spark. So, ang tawag dito is camshaft sensor. Okay? Ito naman is yung kanyang natawag na oil pressure sensor. So, malalaman mo pag wala ka ng oil, mag-signal na yan na low pressure ka na. So, mag-indicate na yan doon. Okay? So, yan na guys. Magkakabit na tayo ng mga mechanism. So, lagay muna kami ng bolt. Tapos, balik kami after few minutes. After seconds pala. Kapit na natin guys yung lahat ng kanyang mga bolt para set up na siya. Basta natin makabit, so break tayo guys. Okay, so almost done na guys, tapos na. Ang gagawin natin is kakabit na lang yung wheel seal. Pagkatapos yan, okay na. Okay, so another na naman is maglalagay tayo ng takip yung kanyang bulb cover para sure nga malinis na wala nang duming papasok pa doon. Okay.
So maraming salamat sa inyo. Shout out sa ating mga kapamekaniko, sa mga banggitang mekaniko, at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, sa ating FB page, Cars Clean Auto Repair Shop, at sa lahat ng ating followers, subscribers. So please subscribe to my YouTube channel, share it. Bye bye and God bless. See you. Da 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 da